Pakikinabangan na ngayon ng mga mamamayan ng bayan ng Capalonga, Camarines Norte, ang isa sa pinakamagandang nagawa ng proyektong Talyado, ang Capalonga Medicare and Community Hospital. Pinagsusmika pa namin ni, ano, ni Congresswoman at Mayor Luz talaga maibigay sa mga tao. Dapat ayokong minabalitaan ako na may masusungit kang empleyado. Dahil ako, binibigay ko ang dapat ibigay sa mga kawani ng lahat ng hospital at kawani ng provincial government. So yun lang ang gusto ko. Ano, pagtulungan natin yan. Dahil ako, madali akong kausap. Kilala nyo naman ako. So yun, yung pinangako ko yung sa turismo naman, yun nga, yung hotel, gagawin na ngayong March, 120 rooms, Father, yun. State of the art, 3-star hotel, tapos yung convention center, 1,500 ang capacity. So pag natapos ko yan, sigutin ko naman na ano, yun ang mga legacy ako nung iwanan sa Camarines Norte. Nagpapasalamat ako dahil walang kumukontra sa sangguniang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Egay Talyado basta sa kaunlaran at kagandahan ng ating lalawigan. So congratulations muli. Siyempre sa mga doctors and nurses na nandirito sa pangunguna ni Dr. Banal na talagang ipinakikita nila ang paglilingkod. Wala kaming naririnig na nagre-reklamo dito sa na taga Capalonga na masusungit ang staff po dito. Kaya maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong paglilingkod at talaga na yung pagsiservisyo sa mga pasyente natin na taga Capalonga. Maraming salamat po. Magandang umagang muli sa ating lahat. Ang dating munting ospital ng nasabing bayan ay pinalaki na kasabay ang pagkakaroon ng karagdagang pasilidad kasama ang pharmacy at medical supplies stock room. Si Chief of Hospital Dr. Jose Vernon Banal ay inihayag ang kanyang pasasalamat dahil sa malaking tulong ng dagdag na pasilidad ng ospital para sa mga taga-Capalonga. Isang termino pa lang po yung Congresswoman Josie Banning Talyado at si Go. Naka-dalawang building na po kagad ako dito sa Capalonga. So, ibig sabihin po, every year may isang building pa kami tinatayo. Ngayon po, napag-usapan po namin ni Governor, meron pa pong isang itatayong building dyan sa kapila. Isa na naman pong building. Ito pong pagtatayo ng building na ito is malaking impact. Hindi lang po sa mga kliyente namin dito sa ospital kasi magiging competitive po kami ospital. Hindi lang po dito sa bayan ng Capalonga, kundi po sa buong Camarines Norte. Gayun din ang ipinakitang kagalakan na katulad po ng nasabi ni ang doktor po dito ay hindi po tumatagal dahil sa para pong depressed area. Malungkot, malayo, mahirap ang mga daan, may isang po ang kuryente, ang brownout po, tumatagal si Manahan. So sa ngayon po, talaga pong sibilisado ng masyado. Nakikita po natin ang pagunlad ng ating bayan ng Capalonga. Kaya po, maraming salamat po sa pagtutulungan at sa pagtulong po ng pagpapasa ng sangguniang panlalawigan ng ating Vice Governor, pagsang-ayon siguro po sa mga susunod na panahon. Kung ganun din po ang mangyayari dito sa aming bayan ng Capalonga, lahat po ng magiging proyekto, wala rin pong magiging sagabal sa pag-unlad. Marami pong salamat. Samantala ay ipinangako naman ni Governor Edgardo Egay Talyado at Congresswoman Josie Banning Talyado na hindi magtatagal ay daragdagan pa ang mga upgraded services sa nasabing ospital katulad ng X-ray, operating room at iba pa kung saan hindi na kinakailangan na bumiyahi pa ng napakalayo ng isang taga Capalonga. Cindy Curioso, BHTV News.